Hi guys, it's Ria and welcome back to my channel. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung nag-experience ko about sa 6D microblading ng GAB pigmentation ng Tutuban branch. So keep on watching guys. Since sobrang nipis ng kilay ko and talagang napakatamad kong magkilay kasi nga hindi ako marunong, kaya nung napadaan kami last year, August 2019 sa Tutuban, nakita ko yung GAB pigmentation doon na nakasale yung kanilang 6D microblading around 2,999 yata for 2 sessions na. So hindi ko na pinalampas, nagpakilay na ang lola niyo. So, ano ba yung 6D microblading na yan? So, ito yung bagong procedure ngayon kung saan tatatuan yung kilay mo ng parang buhok na natural na yung nasa eyebrows natin. Unlike dun sa 3D na tattoo talaga before, ano lang siya, parang plain color lang na as in hindi siya magandang tignan lalo na pag nagtagal yung nagiging color green pa siya. But for the 6D microblading, since ginagamitan siya ng blade talaga, kaya yung tattoo na kalalabasan sa kilay mo is parang natural eyebrows talaga siya. Kaya mas mukhang natural yung kilay mo, hindi parang nilagay lang. So my first session experience sa GAB pigmentation last August, sobrang nakakakaba kasi nga first time kong magpapa-tattoo sa kilay pa. Pero syempre, since ang ngalan ng pagpapaganda, kaya talagang tinuloy ko na rin siya. Pero hindi, talaga naman kasing manipis yung kilay ko and tamad, kaya naman, diba? So yun na nga, nung ang unang gagawin sa'yo, ang unang procedure na gagawin is lalagyan nila ng pampamanhid yung kilay mo. Tapos, siguro mga around 30 minutes to 1 hour nila ibababad yun sa kilay. Tapos, so after nga nung anesthesia na, ang next procedure na is yung paglalagay na ng shape sa kilay mo. So, tinanong nila ako kung anong shape ba? Bilog? Hindi. Tinanong nila ako kung susundan na lang daw ba nila yung dating kilay ko, and then syempre lalagyan lang nila ng shape yon, parang ayusin nila since sali-saliwa nga yung buhok sa kilay ko before. So yun na nga, nung after nilang maglagay ng guhit-guhit dyan, kung anik-anik na guhit dyan sa kilay ko, yun na, nun, sinimulan na yung, syempre nagpapahid muna sila ng ointment and then kung ano-ano pa yung pinapahid nila sa kilay ko, and then sinimulan na nilang hiwa-hiwain yung kilay ko. Diyos ko, nakakakaba kasi nga, yun nga, first tattoo ko siya. Tapos, gagamitan nila ng blade. Though, hindi ko talaga nakita yung machine na ginamit kasi nga natatakot ako. Kaya, inayaan ko na lang, pumikit na lang ako. So, yun nga, ang mararamdaman mo sa kilay mo is parang hinihiwa siya ng maliliit. Tapos, lalo na ang masakit na part, yung dito, yung parang nilaliningan. Hindi mo alam kung masasaktan ka ba or sakto lang. Pero tolerable naman din yung sakit. Kayang-kaya naman siya. Yun lang. Kasi nga parang first time ko na mararamdaman yung hinihiwa-hiwa. So kahit papano medyo kinabahan talaga ako noon. Pero after naman noon, sobrang worth it naman yung kinalabasan ng kilay ko. Although syempre bago lang siya noon that time. Sobrang ang kapal niya pa, sobrang black na black yung color niya. So, after 30 minutes na procedure na yon, Diyos ko, paglabas ng lola niyo, ganda-gandahan talaga. Kasi nga, nagkaroon na ng kulay yung mukha ko, nagkaroon na ng shape yung kilay ko. So, hindi ko na poproblemahin pa na magkilay kung aalis ako. Kasi nga, diba, sobrang takaw sa oras since hindi naman talaga ako magaling magkilay. Kaya, talagang yung pagpapa 6D microblading ko is sulit na sulit talaga siya sa GAB pigmentation. Sulit na sulit din kasi nga since pwede ka namang magpa-retouch ng after 20 days ang ginawa, after 20 days and then or before 6 months. Pero ako sinulit ko talaga after 5 months tsaka ako nagpa-retouch kasi para alam yun, sulit na sulit talaga siya.
So, ito na nga yung aking second session. So, pang 4 days ko na to. Ayan, kita nyo, meron pa rin siyang gamot. And then, medyo may sakit pa rin siya dito sa ibabaw. Medyo maga pa rin siya ng konti. Kaya, ganyan ang itsura natin ngayon. So, yun. Ang experience ko naman for this second session, guys, sobrang ibang-iba dun sa first session ko. Bakit? Kasi, hindi ko alam na hindi magandang magpa-tattoo ka or magpakilay ka kung puyat ka. Since 2 hours lang or 3 yata yung tulog ko nung araw na yun. Pero, since hindi ko nga alam, so nagpunta ako para magpa-retouch na nga kasi 5 months na siya. So, baka hindi ko pa maklaim, diba? So, yun na nga. Since wala akong tulog, nung sa same procedure, nilagyan ako ng anesthesia. Pero hindi na ako sinukatan pa. Kasi nga, sinundan niya na lang yung dating shape nung eyebrows. Pero nung hinihiwa-hiwa na niya yung kilay ko, Diyos ko te. Sobrang sakit niya. Parang umpisa pa lang, ayoko na. Kasi talagang ramdam na ramdam mo yung blade na hiwang-hiwa sa kilay mo. Tapos mararamdaman mo na tumutuloy yung dugo. Diyos ko, sabi ko, ano nangyari? Bakit nung una hindi ako nasaktan? Parang hindi ganun kasakit yung naramdaman ko. Tapos yun na nga, nung sinabi sa akin nung gumagawa nung kilay, sabi niya, at tinanong niya ako, sabi niya, ma'am, puyat ka, no? Kasi sobrang dugo ng kilay mo, and then, yung pain niyan, mas mararamdaman mo. Hindi nga, yun talaga, totoo talagang naramdaman ko. Kaya guys, kung magpapakilay kayo, or kung magpapatato kayo, dapat kompleto yung tulog nyo para hindi ganun ka sakit at hindi ganun yung kadaming dugo yung lalabas sa inyo. Kasi yung sa akin talagang as in tumulo siya sa ganito ko na sabi ko, Diyos ko, bakit ganun? Tapos yung after ng paglabas ko na, nung natapos na siya na sabi ko, alam mo yung gustong-gusto ko na madaliin na matapos kasi nga tapos ano pa yung gumagawa? Hindi ko alam kung perfectionist siya, pero alam mo yun, talagang binabalik-balikan niya kung, teka, mukhang may kulang sa ganitong part, or may ganito, or teka, baka mamaya, ganyan. Which is maganda din naman, kasi diba, talagang sinisigurado niya na okay yung kalalabasan ng kilay. So, ito nga yun, kaya lang nga, nung binabalik-balikan na niya, Diyos ko, guys, sobrang sakit. Lalo na syempre, diba, may sugat na tapos babalikan mo pa rin, naku, hindi ko alam, sabi ko, kung sa loob-loob ko lang, tama na, ayoko na. Ayoko na. Pero, syempre, ginusto ko to, taste ganda, o, ba? Diba? Pero, mukhang okay naman din yung kinalabasan niya ngayon. Ayan, tignan nyo, mukha naman na siyang hair, kahit papano. Pero, after a month naman nito, mag-fade na siya, and then, makikita mo na natural na yung eyebrows mong tignan. And syempre ang gagawin mo na lang, i-maintain mo na lang siya. Syempre babawasan mo pa rin yung hair mo dito para mas malinis siyang tignan. So, 'di ba? Ayan oh. Parang pinong-pino. Maganda siya. Mukha lang akong galit, pero hindi yung galit. So, I can say, guys, sobrang sulit talaga yung 3,000 na ginawa kong pagpapakilay. Pero alam ko ngayon kasi naka-sale pa rin sila na, ano naman, worth yata 2,000 for 2 sessions din. Tapos, bibili ka lang ng ointment nila. Ito yung ointment nila, and then merong, hindi ko alam kung water lang ba to, pero ito yung kasama na binili ko for 600 nung unang session ko. So, yung ointment nila, ayan lang siya. Para lang siyang petroleum jelly. So, hindi ko alam kung ganun. Tapos, ang gagawin mo namang paglilinis dyan is itong tubig. So, yun nga pala, 24 hours ka hindi pwedeng magbasa ng kilay after ng procedure na yun. Kasi, talagang mamamaga siya. Kaya, kung plano nyong magpakilay, syempre, maligo na muna kayo, mag-ayos na muna kayo ng mukha, maglinis na muna kayo, para pagdating nyo, hintayin nyo na lang yung 24 hours, tsaka kayo tsaka nyo siya lilinisan ulit. So, syempre, bulak-bulak, tapos lagyan nyo lang siya ng ointment para
hindi ma-dry. Kasi merong ano yan eh, minsan may katif factor kang mararamdaman kasi nga since sugat siya. Kaya kailangan naalagaan mo siya sa paglalagay ng ointment or hindi ko alam kung petroleum jelly. Yan. So, igaganyan mo lang siya. Siguro, gagamutin mo siya siguro mga ganito ng 1 week. Kasi after a week naman yan, matutuyo na siya. So, wala naman. Wala nang black-black na dumikit. Kasi nung first 2 days pa nito, medyo may nakikita pa akong black dito sa cotton buds, pero now wala na. So, yun nga. Ganyan lang yung gagawin nyo everyday sa morning and then after nyo rin maligo na. Tapos, wag nyo siyang hayaang matuyo kasi yung magkakaroon siya ng pagbabalat na parang yung sugat na natuyo, yung ganun. Tapos, syempre, may kati-kati siya. Pero pag nilagyan mo naman na ng ointment na yon, mawawala naman na siya. So, hintayin mo na lang siya na mag-fade ng konti-konti para hindi na ganyan ka-black. Maraming in-offer na procedure sa GAB pigmentation, guys. Lalo ngayon, sobrang mga naka-sale sila. Na puro mga discounted yung mga in-offer nila. Meron silang BB Glow, yung Korean BB Glow, or yung sa lip tattoo. And then, meron din yung sa kung manipis yung hair mo, yung mga ganyan. Marami silang in-offer. So, ang gustong-gusto kong subukan next, sana, is yung sa lips nga. Weh. Hindi. Yung sa lip tattoo nila, parang ano, parang gustong-gusto ko siyang subukan. Kaya lang nung tinanong ko kung masakit, sabi nung gumawa nung kilay ko, siguro kung naramdaman ko yung pain dito, mas yung pain sa lips. Kasi mas manipis, mas, hindi ko alam kung mas medyo bloody siya, pero mas masakit siya ng konti sa pagpapakilay. Pero since kung gusto mong gumanda ng very very light, so why not, 'di ba? Kaya pero ano, siguro hindi ko alam kung gusto kong i-try or ano, pero malay natin, who knows, 'di ba? Basta ako for now, syempre enjoying ko muna yung kilay ko. Siguro before Christmas ulit, malay mo kung medyo wala-wala na yan, malabo na, magpapakilay ulit ako. Haha. Kasi diba, oh, wala lang. So, diba, hindi ka na magmamadaling magkilay, na hindi mo na alam, kakamadali mo, hindi na pala pantay. So, diba, so, sulit na sulit siya for 3,000 talaga. Super duper talagang na-enjoy ko talaga yung pagpapakilay ko, although medyo masakit siya ng konti talaga nitong last. Pero sobrang sobrang sulit kasi nagkakulay na naman yung mukha ko. And then yung mga staff nila sobrang babait, lalo na si ating gumawa ng kilay ko. As in talagang super dal-dal siya, super chika siya. Kaya super thank you sa inyo. And also hindi lang ako nagpakilay nung araw na yon, syempre pati yung nanay ko rin. Nagpakilay din siya. Kita nyo, 50 years old na siya, pero kilay-kilay pa rin siya. Siyempre, ganda-gandahan ang gusto ng mga lola nyo ngayon, di ba? Pero yun, super-duper na-enjoy ko talaga siya. So, yun lang guys. Thank you so much ulit for watching. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe, hit the bell, and samahan nyo ulit ako sa Balik Alindog project ko. Bye!